for you. University? Hindi mo na ba natatandaan? Ayla, kasi ako tandang-tanda ako. Binilugan ko to sa kalendaryo eh. Nalalang mo ba nung lumubog ka doon sa putik? Natatandaan mo ako na hindala ko nun. Kambing, binili ko pa ngayon, di ba? June 15, 2001. Hindi mo nakakalimutan? Paano ko naman makakalimutan yung araw na nakilala ko yung tao na kapagpabago sa buhay ko? Lahat ng meron ako ngayon, Ayla. Lahat yun dahil sa'yo. Hindi kita mamadali, Ayla. Hihintayin ko muna na lubusan bumalik yung tiwala mo sa akin. Hindi na kailangan pa, Jeff. Dad, what's the occasion? Ba't dito pa tayo nagkita? Tapatin mo ako, Tamara. Are you pregnant? Yes, Dad. Who's the father? Si Jeff. Nahanap ko yung sulat mo. Salamat dahil itinago mo to. At salamat din dahil kahit nagkahiwalay tayo, hindi mo pa rin nakakalimutan yung pagkakaibigan natin. At hindi ako bumitaw doon sa pangako. Paano mangyari sa Jeff? Nasa tamang edad na ako, Dad. Walang mali sa pagbubuntis ko. We both know na hindi ka mapalo ni Jeff. Ang tanga-tanga mo naman to let this happen to you. This whole pregnancy is wrong. May mali man sa nangyari. Pero I don't think there's anything wrong with having a child. Not everyone is given this opportunity to have one. Ay, oo nga pala. Having a child for you is a burden. Kagaya ng pagiging pabigat ko sa'yo. But don't worry. Papalakihin ko yung bata di tulad ng pagpapalaki mo sa akin. Ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal na minsan hindi ko naramdaman mula sa'yo. Sandali nga! Ano ba yan? Nagpapahinga na nga ng tao gabi-gabi na. Tilda, hindi ko sinasadyang halikan ka. I'm sorry. Sorry? We? Hindi nga. Sorry talaga. Jeff, hindi mo na rin naman ako kailangan pangyayatid sa taas. Salamat nga pala sa pagpupasaya sa akin today, ha? Kung hahayaan mo lang ako, habang buhay kita paliligayahin. Ingat ka. Ingat ka sa pag-uwi. Ba't mo ba ako pinaparusahan ng ganito? Ano bang kasalanan ko? Sana yung ginangga ng katawan mo. Sa ugali mo na lang napunta. Ay, ano mang ganino ako? Sorry. Ano? Salamat, Buwan. Na ngayong nagkita tayong muli, may bagong pag-asang sumisibol dito sa puso ko. Ang lakas ko talaga sa'yo, Buwan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng bagong pag-asa ni Ayla. Thank you.
akin. Gumagaling ka na! Wala na akong buhok sa katawan. Para lang siyang panaginip, pero totoo. Ano kayang dahilan kung bakit naglagas yung buhok ko? Dahil kayo sa buwan? Pero bakit? Mami, parang ayoko na muna matulog. Kasi baka pagising ko bukas, bumalik na naman yung buhok ko. Dito na muna ako matutulog sa tabi mo, ha? Para kahit gumising ako ng pangit, walang tatawa. Wala din madidiri. Hindi rin ako matatakot o kaya masasaktan. Kasi wala namang ibang tao dito sa mundo na mas makaka-appreciate sa akin kaysa sa'yo. Nolan! Nolan! Uy! Gising na! Bakit ko pa kasi pinatulog dito? Magsusuri! Lasing na lasing! Saan naman ako lalagay? Diyos ko, kung di lang ako naawa sa'yo, hinayaan na kitang matulog sa labas. Ayaw mo magising, ha? Ayla? Oo. Hindi na ako bumalik yung buhok sa katawan ko. Ay, oo nga. Oo, tignan mo. Wala na talaga. Naku, totoo pala sinabi ni Manang Amor kagabi, Ayla. It's a miracle! Ang ganda-ganda mo, Ayla. Matapulog ka na talaga. At pwedeng-pwede ka na ulit mag-model-model ng ganyan. Ay, naku, hindi na. No? Mas gusto ko na yung simpleng buhay lang. Oo, tama na yan. Kay Bebo, kay wala. Maganda talaga si Ayla. Salamat, diba? Aya. Magsama-sama, bungkara-karaka, bungkara-karaka, bungkara-karaka. Pagpag ang katawan, itimbot mo ang tewang, huwag ayway ang kamay, sabay-sabay. Pagpag ang katawan, itimbot mo ang tewang, huwag ayway ang kamay, sabay-sabay. Huwag ka natatawa. Ah! Wala! Ito! Cold water para dyan sa hangover mo. May honey yan, sosyal! Ito, oh! Pinagluto kita nito. Ang yun, no? Kumuha ka. Napansin ko kanina ka pa tumatawa. May muta ba ako? I'm just happy. Dahil sa akin. Sabihin na natin oo. Dahil mukha kang rakunan at tipos dahil dyan sa drawing sa mukha mo. No? Sabi ko na nga ba? Tinamaan ka rin sa akin. Kain ka pa! Ito oo, amuhin mo. May keso yan, masarap yan. Siya nga pala, sorry talaga na nahalikan kita. Ah, naku, wala na yun. Pinatawad na kita. Alam mo, pag nasanay ako sa kabaitan mo, baka magustuhan nyo rin kita eh. Di na kailangan, kasi ito na yung last ng panggugulo mo sa akin. At dahil na naging mabait ako sa'yo, hayaan mo nang ampunin ko si Popoy. Huwag kang kumontra. At pagkatapos mong kumain, umalis ka na. Bukas magkita tayo sa ampunan, tiramahan mo yung mga papeles, naming me the rightful guardian for Popoy. Maliwanag ba? Morning, Apo. Morning, Kuya. Sinagot ka na ba niya? Uy, Kuya! Makapagpakikot ang arte-arte mo.
Sabihin mo na sa amin, kayo na ba? Alam nyo, hindi naman talaga mahalaga sa akin kung sasabihin namin sa isa't isa na, na kami na ba. Jesus. Or hindi. Ang mahalaga sa akin, mahal ko siya. At siguro, siguro mahal niya rin ako. Eh, siguraduhin mo na. Eh, mag-date kayo uli. Sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. O nga, kuya, kung kailangan mo ng tulong, andito lang kami ni Lolo. Oh. Kami na bahala mag-set up ng date niyo. Hi, miss. Oh, ano? Ayos ba drawing ko? Talaga ba ba yung problema mo? Pero mo siguro gusto mong mahalikan ulit na. Oy! Bye-bye na! Bye, Nolan! Bye! See you tomorrow sa ampunan, ha? Tandaan mo! Lalabas mo si Popoy! Natural lang yan. You mean, pagaling ka na? Hindi ko nga rin alam eh. Basta, bigla na lang naglagas. Bakit naglagas? Ano? Napagod na yung buhok mo? Sumuko na? Gang, hindi ko rin alam. Basta kagabi, nasa rooftop lang ako. Iniisip ko si Jeff. Tapos nang lumitaw yung buwan, ayun, doon na nagsimula. Nagbagsakan na yung mga buhok ko sa katawan. Alam mo, pwede natin yan ilagay sa Guinness Book World of Records. Ang pinakamaraming buhok na nalalaga sa isang babae. Yayaman tayo dun, gang! Pero, hindi kaya natipos ka? Or something serious ba? Patingin ka nga. Kanino? In love ka lang, wala kang amnesia. Siyempre kay Jeff. Di ba pinag-aralan niya yung sakit mo hypertrichosis? Malamang alam niya kung anong nangyayari sa'yo. Hello, Doc! Naku, Doc, kanina pa kita inaantay. Doc! Doc! Ilang sakong kispirin at yakapsul kaya ang nalaklak mo today, ha? Bakit ganyan ang ngiti mo? Doc! Uy! Na-overdose ata, nabingi na. Hello, Ayla. Hello, Jeff. Pwede mo ba akong isingit sa schedule mo today? Bakit? Okay ka lang ba? Ano ba nangyari? Okay lang naman ako. Pagdating ko na lang dyan, siya ako ipapaliwanag. Sige, mag-iingat ka. Man, bakit di ba yung schedule ngayon? Sik-sik, lig-lig at sunod-sunod po ang schedule niyo today. Baka pwede mo na magawa ng paraan, no? Sige na eh, singit mo si Ayla sa schedule ngayon. Please. Dok, huwag mo kong tingnan ng ganyan, ha? Ako, marupok ako. Sige na nga. Ako nang bahala. Ikaw talaga. Ay, Dok. Salamat. Tamara, how are you? Paco, please. Huwag ngayon. I'm not feeling well. Please leave me alone. Take this. Ano to? Para yan si Bibi at sa'yo. Para maging healthy kayo. Paano mo alam? Take care of yourself, Tamara. Can I talk to you? What is it? I'm so sorry. Sa mga masakit na salita na nabitawan ko sa iyo kagabi. As long as you will be happy, I will support this. Nasabi mo ba kay Jeff?
Do you want me to talk to him? Ako nang bahalang kumuusap sa kanya. Doc, si Ayla po. Ano to? Forever titigan? Aray ko, Doc. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Tungkol dun sa hypertrichosis ko. Bakit? I can see naman na wala ka ng buhok sa katawan, ah. Did you shave? Or nagpa-laser ka ba? Wala naman akong ginawa, pero bigla na lang nalagas yung mga buhok ko sa katawan. Teka lang, imposible na wala pang gamot sa hypertrichosis, eh. Yan din yung pinagtataka ko. Jeff, hindi kaya iba itong sakit ko? Sige, check it, ah. Pwede ka nang tumalikod. Pakitanggal. Nakalimutan ko. Pwede ka nang marap. Ngunit eto na naman ako, handang umibig dahil sa'yo. Giliw sana'y dingin, pag-ibig ko'y tanggapin. Ikaw ay ingatan ko pagkat ako'y papakunan kita ng sample, tapos ipapadala ko doon sa kaibigan ko na geneticist para maayos niya sakit mo. Kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, baka gumaling ka na doon sa sakit mo or baka meron tong ibang ibig sabihin. Salamat, Jeff. Sige, mauna na ako, ha? Sandali. Saan ka pupunta? May gagawin ka ba pagkatapos dito? Bakit? Pwede ba tayo mag-date? Ngayon na? Okay, so payag ka na. Jeff, hindi mo na kailangan pang gawin to. Hindi, Ayla. Ilang beses nang naudlot to, eh. Ngayon pareho na tayong malaya, wala nang excuse para hindi tumatuloy. To our first date. Pwede ko bang inuwin to? Basta huwag kang magpapakalasing, ha? Jeff, paano kung hindi ako sumipot ng araw na yun? Magkikita at magkikita pa rin tayo. Dahil hindi ako titigil lang at hindi ko nababalik yung susi sa'yo. Mahal kita, Ella. At hindi ako magsasawang sabihin nung paulit-ulit. Kahit mag-date pa tayo ng 100 million times, maghihintay ako sa'yo. Jeff, hindi mo na kailangan pa maghintay ng 100 million times na date. I
Anong ibig mo sabihin? Oo, Jeff. Mahal din kita. Napangako ko sa'yo ang buhay kong ito. Magbabago ikaw, laman ng aking puso ang pag-ibig mo. I love you, Ayla! I love you too. Tanging ikaw. Mula nun hanggang ngayon, ano pa man ang anyo mo, ikaw lang ang minahal ko, Ayla. Isisigaw na nila ang tunay na itinitibok ng kanilang puso. Pero mayroong hahadlang. Jeff Montesano, ikaw ang ama. Kaya hindi kayo pwede ni Ayla. Hindi mo kami pwedeng iwan ng anak mo. Paninindigan ko yung bata. Paano po, Jeff? Alam mo naman na mahal ko si Ayla. Wala na akong ibang mamahalin. Ikaw lang. Mahal natin ang isa't isa. Pero hindi pwede. Pakasalan mo si Tamara. Jeff, you are my sweetheart, my soulmate, and my love. I can't wait to spend the rest of my life with you. I am just surprised as you are announcing my engagement. Upit siya ng pangit! Wala dito yung pinag-uusapan natin. At kahit ano pa man ang itsura ni... Ako na ang mamamahala ng IDB. Paano natin kukumbinsihin yung mga clients natin na kaya natin silang pagandahin? Kung mismong board member natin, pangit. Tapos na ang araw ng pagbabalat kayo. Ito ang totoo. Jeff and I forgot to give it to you. Excited na ang lahat dito. Salamat, Dr. Herrera. It's Mrs. Bustamante. Very sweet. Moon of Desire.